Nararamdaman na ang unti-unting pagdami ng mga motoristang nagsisibalikan pa-Maynila mula sa kanilang bakasyon nitong Semana Santa. Mula sa North Luzon Expressway, may live report si Trisha Zafra. Trisha? Cedric, nag-uumpisa na nga dumami yung mga sasakyan pa southbound o patungong Maynila dito sa North Luzon Expressway. At para sa mga kababayan natin, babalik na nga ng Maynila ngayong araw na ito ay silipin natin ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng Dau. Toll Plaza, medyo mahaba-haba na yung pila ng mga sasakyan dyan. Sa oras na ito, may nag-a-assist na ng pag-abot ng ticket dyan sa Toll Plaza na yan. Samantala, dumako naman tayo sa Bukawi Toll Plaza, kung saan moderate ang daloy ng mga sasakyan. Bukas na yung spare lanes sa Toll Plaza na yan at nakadeploy na rin ang mga ambulance tellers para mapabilis ang toll payment transaction. Samantala, update naman tayo sa Balintawak Toll Plaza. Normal pa at mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging yan ng NLEX sa mga oras na ito. Samantala, ito naman ang lagay ng trapiko sa Mindanao Avenue Toll Plaza. Wala pa rin problema ang trapiko dyan sa ngayon. Sakaling humaba ang pila ng mga sasakyan sa mga binabantayang toll plaza ng pamunuan ng NLEX, ay nakahanda naman daw ang kanilang mga ambulance tellers. At bagamat inaasahan na nga, Cedric, ang pagdami ng mga motorista ngayong hapon hanggang mamaya, ay bukas pa yung talagang inaasahang bulto ng mga sasakyang babalik ng Maynila. Paalala lang nila sa mga motorista, sumunod sa speed limit na itinakda, 60 kilometers per hour ang minimum at 100 kilometers per hour ang maximum. At para sa anumang emergency o tanong, pwede silang tumawag sa hotline ng NLEX 35,000. Cedric? Trisha, alam natin medyo kakaiba itong Holy Week na to kasi may additional na one day bukas ng holiday. Ano? Hanggang kailan daw nila ina-expect na magiging ganito yung traffic situation dyan sa NLEX? Gaya nga na nabanggit ko kanina, Cedric, ay inaasahan nila na hanggang bukas ay magiging marami yung volume ng mga sasakyan na babagtas sa southbound lane ng NLEX dahil hindi pa nga natatapos yung mahabang bakasyon ng mga kababayan natin. Bagamat yung iba ay nagdesisyon ng bumalik ng Maynila ngayong araw, ay may iba pa rin inaasahan na sasagarin yung kanilang bakasyon at bukas pa magsisiuwi. Cedric? Okay, maraming salamat, Trisha Zafra.